maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung kayumanggi. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buiko. Ito ang Agree ako dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa Red Lady Papaya. Kasama po natin si Doc Sosi Casendo at si Nanay Imelda. Sigurado ako na makabuluhan ang ating talakayan at marami po kayong matututunan. Ito po ang Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree ako dyan. Ma'am Imelda, may naiwan akong tanong kasi nabanggit mo yung Jensen. Paano po ang strategy natin? Ayun na. Ayun po, magandang tanong po yan. Kasi yung summer kasi sa Gensa, no? Mag-start pala ng February, tag-init na siya doon, talagang mainit. So, yung bulaklak ng papaya na nahuhulog siguro or kakunti nagtutuloy na bunga. So, hindi siya nakaka-volume ng parating ng mag-start ng May. Na yun naman na yung start ng ani ng Aurora. Mag-start na kami mag-ani May, June, July, August, September, hanggang October. Pag nag-ani kami, wala pang ganong Jensen na maraming-marami. So kung nabagyo naman na kami ng October, November, December, sila naman yung marami din. Parang pintig lang, ganun yung nangyayari. Kaya nababalance pa rin yung ano. Nagka-problema lang kami nito dahil COVID nga, ako konti mamimili. Tapos sobrang malaki yung papaya. Ako lang halos yung makakakuha ng malalaking bunga. Kumbaga pinapabawi ko na lang yung metanem. Ibinibili ko na rin kung magkano yung bili ko dito doon sa palengke sa Balintang o sa Q-Mart. Binibili ko na 10 pesos din. Ganun. Maganda yung strategy kasi parehong lugar kumikita. Ayun. Ma'am, parang ano, all season ba ang taniman ng ano ng papaya? Tama ba? Opo. Ayan po yung marami na rin akong tinanim. Kung ano-ano. Pero nag-start din ako sa steel eh, pala. Yung maganda rin kumita yun. Ang papaya kasi is all year round siya, ha, bumubunga siya. Ito yung cash crop, sabi nga ni Harvest Agribusiness, money maker. High money maker siya. Money maker ang papaya. Alam mo, nagtanim ako ng papaya kay Melde. Siguro mga 2 meters din ang layo, pero parang nagkakaroon siya ng leprosy, parang ano yun, yung nagbubukol-bukol siya. May sakit eh. May mga sakit din ba yan? Opo, marami pong sakit din ang papaya. Pero si Red Lady Papaya is tolerant po sa mga sakit kagaya ng PRSV, papaya ring spot virus, tolerant siya. Yung pong bukol-bukol naman po, lack of boron po yon. So, kailang malagyan ng boron, ihalo na po sa fertilizer yon para hindi siya magbukol-bukol. Okay. Ibig sabihin, hindi kayo nag-i-spray? Anong pa? Bumili ako sa inyo nung isang dangkal kamo. Paano ang gagawin kong pag-aalaga? Araw-araw ba? Gagawin ko? Sige nga ho. Oh sir, yung tinuturo ko rin sa mga bumibili sa akin kung paano alagaan. Pagkatanim po nila, pag naitanim na, after mga 4 days, ganun po, didiligan na po siya ng... Kung basta pinagtaniman mo, hindi po siya... Didiligan po muna ng walang fertilizer. After 4 days, lalagyan mo na yung isang timba po na 16 liters na timba. Lagyan mo na isang lata na...
urea or sulfate po. Tapos, i-mix po yun, tutunawin. Sa isang puno po, didiligan mo rin ng natunaw na isang lata rin po nung may fertilizer na tubig. Weekly lang po. Hanggang sa 2 months na na-weekly, eh, medyo dagdagan mo na rin yung fertilizer. Tsaka mag-triple na po pag pang 2 months. 2 months po, magbubulaklak na siya. Pang 3 months po, iyaano mo na, hindi na ibidili po. Ilalagay na sa tapat ng dahon yung fertilizer. Ibabakal or isa side dress. Kung maulan po, pwede mo lang ikalat doon. Pero pag hindi maulan, pwede mong ibutas po ng kaunti. Monthly na po 3 weeks. Ganun lang po siya kasimpleng alagaan. Hindi po siya kagaya ng ibang halaman na ilang araw-araw nandun ka. Ito si Red Lady, weekly lang po. Pagka yung 3, 4, 5 months kahit monthly, ganyan mo na lang siya puntahan. Ayun po, inesprehan din po pag may makita kang magdidilaw-dilaw na yung dahon. Anuhin mo rin siya lang po yung side po. Napaka ano lang naman yung punyuset na ginagamit namin, yung daitin lang. Tapos yung pampaano rin po ng bulaklak po, ayan, may in-introduce si Harvest Agribusiness galing sa Spain, sa Europe. Yung naturamin po, napaka-effective po yun. Na-introduce ko na po dito sa amin sa Aurora. Hindi na naman sa papaya actually si naturamin. Parang vitamin siya ng lahat ng halaman po. I-spray po yun, foliar. Pang-abort po ng bulaklak para hindi po siya mahulog. Kailang kumapit po yung bulaklak. Tuloy na bunga. Naturamin po, yun. Napakamura lang po yun. Tinuturo ko po lahat ng gagawin ng mga ano nagtatanim na umilis sa akin ng puno. Kahit dito yung mga binibilhan ko ng bunga para maging quality po yung bunga kasi ayaw din sa market yung may puti-puti yung balat. Kailangan po less yung yun ang bibilhin nila. So, kailangan din po isprehan siya after harvesting. Yung lumalaki kahit every 10 days siya. Mga simpleng gamot lang po or yung EM naman yung good bacteria ano yon dinidilig or ini-spray ang ganda rin po yon galing din po sa harvest yon EM yeah. probiotic opo sir. Ma'am, maliban, di ba, napag-usapan natin ito yung mga sakit, even yung mga peste naman, paano natin nilalabanan? Saka ano-ano ba yung mga peste na minsan ay tumatama sa ating mga alagang papaya? Itong si fruit fly, kahit naman sa lahat ng halaman, andiyan si fruit fly. So meron din kay Sir, kina Sir Toto, yung fruit fly attractant. Kasi yung manonorok, tinutusok yung itlog sa bunga. Pagka magsilid na yun, nagbubutas na po siya, mabaho na yung lalabas na katas. Kaya ang ginagawa namin, yung fruit fly attractant, dati yung sa ano lang, yung isa yung anong tawag doon. Lalagyan mo lang ng isang drop yung bulak sa kami, ilagay sa bote, lagyan mo ng bote. Tapos papasok lahat yun ng lalaki na ano, na fruit fly. Yung lalaki lang naman yung papasok. Didikit yung fruit fly attractant na may spray mo lang sa bote na plastic. Sa kami, ilagay sa gilid ng papayahan. Pupunta sila doon, didikit sila. Hindi na siya makakalis. Yung lalaking fruit fly lang yung dumidikit. Kasi akala niya andun yung babaeng fruit fly. Kasi amoy niya yung papaya. Yung fruit fly attractant na ayun, na ini-spray lang siya. Nilagay mo lang sa bottle, doon sila dumidikit. Opo. Ma'am, may panahon ba yan ng ano, na pag-atake nila? Pagka maulan talagang napakarami nila, pero pagka talagang hindi masyado, pag maulan yun, magdami nila. Pwede rin magtanim ka na mga, dati nung unang-una pala ako nagpapaya, yung mga cosmos, yung, or yung, isa yung amarillo, sa mga na mga tanim. Pag umuwi yung husband ko galing sa abroad, kasi pag yung magkalat ng mga buto ng mga marigold, yun, nakatulong din yun sa peste, sa mga insekto. Kasi sabi niyo, ma'am, may naka 60 hectares siya na ano, no, taniman ng papaya. Ilan ang tao mo dyan? Ano, napakarami. Kasi, una nag-isar ako sa 2 hectares, then 10 hectares na agad. Yung sa 2 hectares, nakapatanim ako ng 10. So, yung sa 10, napipressure ako sa... Ilan 12 o'clock
na-deliver na kasi madaling araw yan for dispatching na sila sa mga supermarket. Kailangan naka-deliver na ako or yung daan ba, kumbaga minsan na landslide, hindi nakarating, inako kung may parating. Magpipenalty si hindi makapumipirma ng contract, sila lang kasi yung sitwasyon ko nga dito. So naisip ko magpatanim ng marami para lagi lang ako meron. Yung 60 na yon biglang sa 10 hectares nakapalim ako ng 60. Biglang ngayon si kalamidad, yung 6 na lang September, dalawang beses kinasadahan ng bagyo, yun naputol lahat. Nangyari. Pero pilit pa rin akong bumabangon. Yung naghanap ako ng mga area na hindi, yung binibenta ko ng seedlings. This year nakapadeliver ako sa Quezon, sa Caon, sa Cavite, sa Cordon Isabela. Yung mga bumili ng seedlings. So, imamarket ko yung bunga. Yung 60 hectares ayan doon, ang dami ko naubos yun, yung pinutol namin yung puno, pinagsanga. Sobrang maulan niya dito nung time na yun. Hindi rin siya nag-success na bumunga, nalusaw din sa ulam. Oh, ibig sabihin po ba, kay Melda, yung 60 hectares, nandyan lang po sa Quezon, gano'n po ba? Sa Aurora po. Opo, iba-ibang bato po. Aurora? Oo. Okay. Ilan tao niyo po? Sabi kanina ni Amy, tinatanong kay Amy, ayaw, ilan lang tao? Na. Napakarami ko pong tao, 50. 50 po. Ayun. 50 sila. May tindahan ako noon. Lahat ng kailangan nila. May grocery, may bigas. Minsan pati karne, dyan na rin sa tindahan lahat. Kaya nga nung bumagyo, tumawag yung anak ko, tumawag yung husband ko, mami, inisip nila yung mga tao namin. Paano na yung mga tao natin? Ganyan. San, wala, mawala na sila sa buhay. Ganyan. Sabi niyo kanina, ma'am, ano, naghahanap kayo ng mga lugar na hindi binabagyo. Oh, yung bihirang daan. Meron bang ganun? Pero yun din yung tanong ko, Doc Sophie, meron bang ganun? alam mo, dinimanda ko si Kwana yung sa pag-asa. Sa pag-asa? Kasi ito, dinimanda ko, alam nilang may dadating ang bagyo, pinapapasok pa nila yung bagyo. Alam nilang dadating eh. Iba inarangan, no? Pinantayan lang. Pero may lugar po ba na hindi pinabagyo? Kasi ito, tip warning, alam na nila ha. Bakit pinapapasok pa nila? Alam mo, kaya dati, ano eh, dati yung Mindanao sinasabi nila, land of heaven. Kasi hindi masyado dumadaan ang bagyo. Pero ngayon hindi na eh. Ngayon hindi na. Dumadaan din ang bagyo sa Mindanao. So, opo, parang wala kung na makita natin eh, lalo na kung yung towards December, kasi may tama. Pressure na ano eh, yung hangin, yung sa taas. So bumababa yung bagyo. So towards November, December, kung makikita mo yung mabagyo, nasa baba na. Pero last sa year. General Santos po, talagang wala. Higira yata ng bundok yun eh, wala po. Yung entry kasi ng bagyo, nandyan sa Aurora eh, papasok. Opo. Oo nga, Aurora lagi. Meron akong nababalita, merong dwarf na papaya. Eh bakit hindi na lang yung dwarf ang kunin nyo? Hindi gaano siyang babagsak dahil punggok na siya, dwarf na nga eh. Nag-try ba kayo noon? Ayun nga, lagi akong in-encourage si Sir Toto na yan yung Taiwan technology po sa pagtatanim ng papaya. Yung talagang inaano nila tawag dito. Lang siya, ikakat yung ganun tapos anong para mababa. Hindi ko pa natatry po mag ganun. Kaya ngayon, sabi ko, December siguro may pula na ako yan, may itanim na yung October. Staggered na lang yung gawin ko. Abay, mga October, November, December. Pagka December naman na po dito sa amin, medyo safe nang magtanim. Pero maanin mo yun by June kasi 6 to 7. Yung pag may 4 months ka nag-aani, ano naman na yun po, kumita ka na nun, okay na yung kita mo. Big sabihin na kay Melda,
Humardes ka lang ng apat na, sabi mo kanong kanine, dalawang buwan na harvest lang, tabla ka na. Pag humardes ka ng apat, makagagawa ka na ng bahay, ano ah? Tama ba? Jackpot ka na nun? Ay, ay opo, sir. Na humaharvest ka tuloy-tuloy? Ay, opo. 4 months, the vegetation. Let na, kitang-kita na po. Hey, Atok, dapat yung mga magsasaka natin, hindi nakakonsentrate sa isa. No? Nakita natin na yung mga ibang produkto na pwedeng kikita. Uh-oh. Hindi nakakonsentrate lang sa isang produkto. Tama ka, Kasendo, tama ka. Dahil marami kayo dyan sa Aurora, marami ba kayo dyan na nagtatanim ng papaya? Marami po. Napakarami na, sir. Marami po. Pero ikaw ang queen. Ikaw ang queen. Ikaw ang bida dyan. Ano? Si sir, sila na po ang nagbansag po sa akin noon. Okay. Dahil isa sa pinakamalaki sa'yo. Isa sa pinakamalaki. Ngayon, ang tanong ko, dahil malaki yung sa'yo, kung sakaling kanya may pandemya tayo, ikaw ba parang matumal? Hindi mo ba parang kamatis yan na nabubulok lang yung papaya mo dyan? Hindi nangyayari yun? Nangyari po nung bandang month ng June kasi inaayawan sa market yung malalaki pong bunga. At dito po nung mag-start, mag-ani po yung mga nagtanim, June, gano, May, June, talaga nabubulok po yung malalaking bunga, yung sa unang bunga nila. Lalo yung hindi nila alam na namimili pa pala ako. So, nasisira yung bunga. Ako nang binibili ko kasi nag-5 pesos po kami. Pero yung complete ni harvest nung mag-start ang Red Lady, 5 pesos po ang farm price. Yun nga po, 2 to 3 months, balik na yung ROI mo. So, nag-5 pesos ako, ibigay ko yung malaki doon sa Balintawak, ibigay pa ng 10 kasi ang tracking po, 3 pesos. Yung labor ng magpitas, yung diaryo, 3 pesos din sa kanyang pagkain nila, snacks, gano'n po. So, napupulukan po talaga. Nag-uwi, may time pa po na mag-uwi ang truck ng 2,000 kilo. So, pinapa-food pantry na lang po sa Saragossa, kung saan po madaan mga driver pinante. Medyo, wala pong mamimili. Yun ang problema. Walang gaanong mamimili. Pero ngayon po, last 2 months po, bumili sa ang galawan ng papaya po. Talagang ang daming buyer na rin. Yung mga nagtanim, diretsyong presyo sa Pasig na magbenta. Medyo bumilis po nung mga nakaraang buwan. Pero nung mag-start po, halos ako yung umubos ng malalaking bunga ng mga papaya. Nung medyo good size na yung bunga nila, yun, marami na pong lumabas ng mga buyer at may ma-market na po siya. Yung ibang produkto rin, may ginagawang sabihin natin, pineapple, di ba? May try na pineapple. Oh. Itong papaya pa, hindi pwedeng gawin ganun din. Ginagawa pong pickles, bukod sa pinanggugulay, ginagawang pickles. Actually, nung May, medyo mahal pa po yung papaya na nag-17 pa nga po ang bili ko dito sa Puno . Bumili po ako ng green pang pickles po, 9,300. Binili ko pa siya ng 10 pesos po farm gate price. Isang deliver lang po ako. Yung dineliveran na yon, nakaharap siya ng mura. Bali may contract grower sila somewhere in Pangasinan na 6 pesos lang. Hindi ko naman na po kaya ng 6 kasi yung tracking po. Kasi gagastos yung truck ng 6,000 sa may-ari ng truck, 5,000 sa diesel, sa driver finance. So papatak na 3 pesos po yung trackings. Plus yung labor pa po ng pipitas at hindi po kaya yung 6 pesos. Kung mga 8 man lang sana, pwede po. Mamimenta yung pickles na sinasabi niyo is so mga anong right time pipitasyon para maging pickles? Ayun po, wag lang siyang bago siya maghinog, bago siya mag-red yung flesh niya, i-harvest na po siya. Actually, kung sarili ko lang farm, pwede kong ibigay ng 6 sana. Sabi ko nga doon sa Soki ko. Kung sarili, hayaan mo ipagtatanim kita this year, para next year ako na mag-supply sa'yo ng 6.
Sabi ko gano'n. Yun, hindi siya, kahit 10 tons po everyday yung pinaprocess nila. Yung diandala sa Divisoria, mga nakagarapon. So, sa inyo ma'am, talaga puro ano lang, puro mga prutas. Wala, hindi nyo na-process. Hindi nyo naisip na i-process mga atsara. Nung may turista pa po pala dito, di sa Balete po, ano, napakahaba po, ang daming turista, lalo pagka yung mahal na araw, yung week na yon. Punong-puno yun. Oo, hanggang doon, yung sa labasan ng ano. Nag-pickles ako, nagpa-pickles ako, tapos nilabel ng anak ko, yung dalaga ko. Ang ganda ng pagka, ano niya, pagka-pack niya, packaging niya. Mabenta po, anong may turista. Napakarami na gagawa yung 100 jars isang araw. Kayang ipaubos itong may turista. Wala ka naman kasi dito, hindi ka gaya sa Manila, maraming tao. Eh dito syempre gagawa na lang siya, maraming kukuha na lang ng mga, ano, sila na mag-process. Pero yung volume, hindi po kaya. Hindi man ba yung paggawa, yung bentahan ng pickles sa kay Melda? Sa mga turista po, nabibenta naman po. Pero outside, sa Manila siguro, wala pa akong, hindi ko pa na i-market yung pickles kasi may lifespan naman po kasi ang pickles. Actually, yung mga may litsyo ng manok dati, nag-order sila 500 kilos. Eh, nagtanim na rin sila ng sarili nilang papaya. Babalik po ang agree ako dyan. Ma'am, ano, di ba, pinag-uusapan natin yung pickles. Ano po ba yung pwede natin ipapanggawin para dito sa papayan? Yun, sa Divisorian man or dito sa amin sa Bagsakan, sa Nueva Ecija, yun sa Sangitan, ginagawang pang gulay, yung pang tinola, kailang masyadong mababa, 6 pesos nga, yung ito pa kasi. Kung 8 man lang sana, at least may piso or dos na yung magmamarket. Melda, kasendo, kung ice cream papaya? Papaya candy. Ito lang, di ba? Yung may papaya shake, di ba? Mm-hmm. O di ice cream papaya. Opo, yan din ang lagi sinasabi ni Sir Barcelona na magpapaya juice ka. Yung mga... yung medyo na overripe na kaunti na hindi na pwedeng ibiyahe. Sir, pagka nag-ano ulit ang, pag bumalik ulit ang turista, siguro mag-ano na po, papaya juice. Kasi yun daw yung usong-uso sa Taiwan, papaya juice. Papaya juice. Mm-hmm. Opo. Papaya shake, no? Masarap. Yun yung masarap. Oo. Ma'am, ano ba yung mga health benefits na pwede natin makuha dito sa ating mga papaya? Pampalinaw daw ng mata, pampaganda ng kutis, yun sa hindi makadumi, yung the best na para mag-regular yung pagdumi mo ting umaga, yung kainin mo sa gabi. Marami siyang benefits, gamot. Ayun pa yung nintroduce namin ng kapatid ko ni Lindon sa Baguio, ang papaya. Yung nauso yung time na SARS ba, yung sakit na SARS. Sa Burnham Park, andun yung mga senior citizen. Di may kabaryo din kaming nagtitinda ng papaya na ano, ini-slice. So, pati yung buto kinakain. Sabi ko sa Ilocano, apayikan ka na nyo ng ato bukal na. Eh, gamot daw sa SARS. Talagang inuuya nila yung buto at gamot daw sa SARS. Sa amin dito, Dok, okay, yung dengue, papaya din po. Hindi ba siya ano ang mga medical ano natin, pero dito po ginagamit nila yung katas po ng dahon ng papaya for the dengue. Dito sa Nueva Ecija. Iniinom po. Opo. And then gumagaling naman. So, wala pang ano yung medical ano natin. Baka kung bibili ako ng isang dangkal, siguradong mamumunga yan kay Melda, o may sabi mo nga kanina may bakla, may lalaki, o puro babae yon. Lahat po yun, pag yung, ang tawag doon, yung seedling na. Seedlings, yes po. Ay lahat yun, siguradong mamumulkla kay Melda? Ay, opo sir. Bubunga po lahat yun nung seedlings na yun. Bubunga po lahat yun, 100% po bubunga siya. Kaya, ano lang, difference siya. Iba-ibang shape po, may bilog po, may hapa.
po. Wala pong masasayang na puno. Lahat yun bubunga po. Ayun, sa 100 na kilo sa isang puno, sa 10 pesos, 1,000 po. So, ang compute ni Harvest, pag nagpapa-seminar o ano, million pong kikitain mo sa isang hektarya. Wow! Ay, Melda! Pa. Kaya pala yung bahay mo naka-background. Ilagay ko yung bahay mo nang galing sa papaya yan. Opo, yung plan ng pa-renovate po yan galing sa papaya. Ilan ba ang hektarya ng farm mo ngayon? Kasi kanina ko pa nadidinig yung sariling farm. Kaunti po. May 2 hectares ako sa likod ng Balite. Kaunti pa lang yung lingkuhan. Namumulak lang pala sa halimang bagyo. Opo. Yung 2 hectares mo na yun, kailan ang ani nun? Actually, yung sinend kong picture, yung isa part lang, ano, inanihan namin kahapon, nakaka-isang 1,000 naman na, na kilograms. Actually, abaka po yun, kasi isa rin kami sa abaka na, ano, na select na magtanim ng abaka, ginawang model farm ng abaka yung sito ng Balete. Siningitan ko siya ng papaya, kaya tuwa-tuwa yung mga taga-region na director, regional director, si Sir Edel, ang ganda pala, sabi niya ganun. Pagka buti naisip mo, ang ganda naman ang naisip mo. Yes sir, additional income pag may papaya pa siya. Habang 2 years na hintayin mo siya, baka may inaanihan na akong papaya. Tama. Yung tatay ko, umorder na daw po siya ng papaya, Red Lady. Sa inyong palagay po ba dito sa amin, sa Nueva Ecija, ay maganda po na lugar ito para po dyan sa Red Lady papaya? Yun, kahit naman anong place, anong lugar, pwede naman si Red Lady. Actually, may grower ako dyan sa Nueva Ecija din. Basta huwag na siyang mababad sa tubig. Huwag lang tubig na kababad. Ma'am, kayo ay nadali ng kalamidad pero nagpatuloy pa rin po kayo sa inyo pagpapapaya. Bakit po, ma'am? Kasi kung ihinto ako din, hindi ka, sige lang, go lang nang go. Hindi ka na tawag doon, hindi ka makabangon ako, mag-stop ka. So, nag-isip ako ng mga paraan kung paano, lalo na-establish ko na rin ang market. So, kailangan may market ako. So, nag-isip ako na magbenta ng mga seedlings sa ibang lugar. Ang ganun po yung naisip ko na para kahit paano may market ako. Lalo na ngayon, medyo dumami na naman yung market hanggang sa kabilang ano na rin. Dati sa guys sa Pampanga, sa Pampang lang. Ngayon, kahit sa ang lugar na sa Pampanga, may market na kami hanggang doon sa ganun. Lumuluwang na yung market. Kaya nagpatuloy. Kaya nagpatuloy po kayo. Opo. Laban. Laban lang, Amy. Opo. At saka, yun, kailangan ko rin po magtanim ng sarili dahil para yung quality na hinahanap nila naibigay ko. Kasi pagka yung hindi mo sarili, sa dami ng buyer, hindi mo maiano. Kailangan malaki yung silay, ulit-ulit si Diso na kailangan apat yung silay niya. Eh dito, uso-uso yung unahan sa magpitas, wala pang silay, pipitasin na kailangan ma-achieve ko yung quality na kailangan ng market. Opo. Kaya mas mag-inam na meron kayong sarili. Kontrolado niyo po yung bunga at saka yung mga pitas. Opo. Ma'am Imelda, maraming salamat po. Isa po kayong inspirasyon sa amin, ma'am. Maraming salamat din sa pagpili niyo sa akin na interview niyo. Opo. Pag napansyal tayo. Pag nawala na pandemya, pumasyal tayo sa kanila. Sige po, welcome po kayo anytime po. Basta madali nang pumasok. Mahirap pa pong pumasok kay kailangan result. Ang daming hinahanap. Yan, pati nga yung Tiga Region din, kasi nag-apply ako ng GAP matagal na ngayon. Gusto nilang i-ano ko yung GAP ko. Gusto nilang bisitahin na yung farm, pumasok na dito. Yun nga, mahirap pang pumasok po. Welcome kayo dito, ma'am. Lalo yung nagkaba na ito, malapit lang. Opo. Ano ako, ma'am? Santa Rosa. Santa Rosa, oo. Opo. Sir, masyo po.
Sayang at nahuli ko kayong nakilala. Sana nadaanan ko na kayo dyan dati pa. Nakuha na ako ng balete. Pumasa ka ba sa loob, ma'am? Opo. Kami nagpa-picture dun sa balete. Naku, Doc Sosie, pag nakita mo yung balete dyan, napakalaki talaga. Kasya mga okay. Tao sa loob. Centennial balete siya. Centennial. 15 taon maghawak. Ma'am, thank you po. Yes, opo. Thank you po. And Doc Sosie, thank you po. Si Kasendo. Kasendo, maraming salamat po. At sa ating mga viewers, maraming salamat po sa pagtutok niyo sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.